May promo price ito, 10,000 na lang po ito. Promo price, pero regular price yan, sir. Oo. Magkano? Ah, mahal ito, 15,000. Umaabot ng 20 to 30,000 ang potential na pwede nating kitain sa isang puno lang ng Catimon Mango. Pero talagang dinevelop po ni Sir Jun dito po sa kanilang farm, ito pong kanilang klase ng mangga na sigurado in a few months, eh mamumunga na at matitikman nyo na yung tamis ng bunga ng inyong mga mangga. What's up, Avidio? Art Sinabago here and welcome to another episode of Avidio Stories. Yes, mga kabiyo, this time naman na ipapakita sa atin ni Sir Jun yung kanilang mga seedlings na tinatawag nilang first gen, no? At alamin natin kung magkano yung mga presyuan nito. Sir Jun, paano po yung presyuan ng mga mangga po ito natin yung, dito? Yung first generation, Jaya, 3-5 ito. Tapos yung... Isa lang yun, sir? 3-5? Isa. Double root stock kasi ito eh. Okay. Tapos yung... Ito yung mga original... Saglit. Doon. Double root stock. Oo. Guys, oh, imagine ha. Tingnan ninyo, guys. Okay. Dalawa yung roots niya, pero... Isa yung stem niya, oh. Isa lang yung stem niya. Yan yung tinatawag na stock, oh. Okay, double root. Ano siya? Mm-mm. Stock siya. Okay, ganda. So, ito po ay magkano? Ito, 3-5. 3-5? First generation. So, ano yan? Anong magiging advantage yan? Siyempre, yung size ng bunga, yung lasa, mas masarap. Kasi yung magiging, yung product dito, na binibenta nila yung anak niya, kaapu-apuhan, yun yung binibenta nila ng yung mga sa labas, yung mura. Yes. Yun. Okay. Sir, pag sinabing first gen, ano ito? Unang cuttings po ninyo? Dun sa mother tree niya. Mother tree. Okay. Yung pinaka-mother tree. Di ba? May okay. Mga apo-apo yan. May ito, itinalim mo, yung mga apo, gano'n. Mga, ano na, second generation. Ito, first gen. Yan yung talagang pinaka-mother tree nang galing. Okay. So, ito sir, mga ilang buwan na yan? Ito, matagal na ito. Mga 2 years na yan. 2 years. Okay. Sa process niya. Pero yung pagpa-process po ng pag-ano, yung pag, anong pagtawag dyan? Grafting ba? Oo. Oo. How long para maging perfect po yung pagdikit nila? Matagal ang mga 6 months yan. Okay, pwede tapos pala yung ganun. Yan, okay, sige sir. Saka tuloy nyo lang po. Matagal pa yan. Kaya lang tuloy-tuloy. Kaya hindi mo nararamdaman na may lumalaki. May, Okay. Tapos aside from that, sir, ano po yung mga binibenta nyo po dito? Yan, first gen, 3-5. Ito yung Giant. Ito naman yung Sweet Catimon. Yung Sweet Catimon, halos first generation, halos ito, napakabili. Sir. Oh. Ito. Ito po yung mabili sa inyo. Okay. So ito sir, halos to sir, grafted lahat to. Ito, single root stock yan. Oh, okay. Pag single root stock, di ba, mura lang mga single. How much ito sir? Ito mga ganito, 300 to 400 pesos lang. 300 to 400. Mm-hmm. Pero dun sa... double root stock natin is nasa 3-5. Pero giant mango yon. Ito, Catimon. Oh, Catimon. Okay. Meron din po kayong Catimon na double stock? Yung double stock, 2-5 yon. Yung first generation. Ito, sir. Ito, mga ito. Okay. Ito, sir, oh. Ayan, oh. Galing. Mm-hmm. Okay, kanina, nakita natin, no, 3-5, yung giant na double root stock. Doon, 300 to 400, yung single root lang. Pero Catimon, Sweet Catimon. Ito, Sweet Catimon din, pero double root stock. Magkano na kasi ito, sir? Itong double root stock, bali 2-5. 2-5. Mga ganun na yun, mga ganun. Wow. Tapos, sir, para sa kaalaman ng ating mga kabidyo, pag tinanim nila ito, nakuha na nila, how long bago mamunga? Ito, bali kunti, isa't kalahating taon. Isa't kalahating taon, pwede nang mamunga itong mga from this stage. Seedlings. Okay. Wow, so napakaganda po no ng mga tanim po dito at si Sir Jun po ang halos nag-develop nito. Opo. Ayan, at siyempre si Sir Jun po ay kinoconsider din po nating scientist. Sir, bakit niyo nasabing scientist po kayo? Farmer scientist tayo kasi nagde-develop tayo ng mga technology regarding sa mga crops, mga pananim. Yes. Na tinangkilik naman sa buong Pilipinas. Oh. Marami na tayong products na tinangkilik sa buong product. Yes. Nakilala na tayo sa pagde-develop ng ganyan. So, hindi lang sa approaches. Yes, hindi lang po sa mga mangga. Sa mga pesticides. Pesticides. Pagdating sa larangan din ng ano,
rice production, vegetable production, yung mga ganun. So talagang well-rounded si Sir Jun, no? Di lamang po pala kilala dito sa mango industry. Apo. Pati rin po sa ibang larangan po ng agrikultura. Vegetables, rice, ano pa sir? Corn, ganun ba din ba? Napaka-humble ni Sir Jun. Doon ako tayo bumibilib na sana dumami pa at mag-multiply pa ang Sir Jun sa buong Pilipinas para makatulong po sa larangan po ng agrikultura sa ating bansa. Dito naman tayo sa mga large na kung tayo, giant. Double root stock din, sir. Double root stock. Malalaki na ito. Pag dinan mo ito, bubungan agad. Mga ilang buwan, sir? Mga buwan lang. Anim na buwan lang ito. Hanggang isang taon eh. Ito, wow! Ito. Marami nang may bubunga ito. Bubunga na ng ito 10, 20 kilos. Pero ito, sir, itong ganito kalaki, sir, ilang taon na yan? Kuha na po ito. Tagal da. Mga 3 years na po ito, may git. 3 years na yan. Mm. Okay? So, less than a year, buwan na lang, pwede nang mamunga yan. Opo. Pag, ano yan, sir? Kailangan ilipat na sa, ano yan? Sa lupa. Sa soil na. Okay kasi nakabalot pa siya. May promo price ito, 10,000 na lang po ito. Promo price, pero regular price yan, sir. Oo. Magkano? Mahal ito, 15,000. Ayun na, guys. Dahil may promo si Sir Jun, 15,000 pesos ito pag regular price. Pero pag naka-promo siya, 10,000 pesos na lang. Makakasigurado po kayo ng papareserve nyo ay talagang original, authentic or talagang first generation. Hindi katulad po ng mga nasa labas na ilang generation na yon. Yes. Eh kung gusto niyo makamura, nung nasa labas po kasi, ang bentahan nila ay 2.5 din, 3.5 by 1 take 1. Dito, pwede nating ibigay ng 1.5 lang yon. Kung gusto niyo yung mga last generation. Wala na yun. Yung mga binibenta sa labas, 1.5 by 1 take 1 ko bibigay sa inyo. Ooh. Pwede rin kayo magpa-reserve loan kung gusto niyo yung mga ganon. Kasi para hindi kayo naloloko na overpriced sila. Yes. So, Sir Jun, no? Paano yan? Pag nagpa-reserve ako, kunyari, mga customers natin, kailangan nilang pick-upin dito o kayo mag-ship? Pwede naman na babayaran nila yung shipping. Ganun. Shipping, okay. Shipping pala. Shipping fee, no? Pero paano yung pag nasa Visayas, Mindanao? Hindi, madali lang yon. Kasi may mga truck naman kami pag malalaki. May minimum order kayo naman? May minimum order naman po. Ayun. Saka ito, kaya nga pinapareserve namin kakaunti na po ito mga siguro, mga nasa kwan lang po ito, 500. Yung 500 pieces na lang. Saktong-sakto, no? Kung may nakatiwangwang kayong mga lupa at gusto nyo mag-start ng mango farming, saktong-sakto itong mga seedlings ni Sir Jun. Matutuwa sila, may avoid na nila Yes. Ngayon kasing kukunin nila, kung maliit, matatagalan pa. Pero meron din naman tayong ganon. At saka nakakatuwa lang dito sa farm ni Sir Jun, no? Ngayon lang tayo nakakita ng double root stock. Ngayon lang ako, as in, first time ko makakita. Usually kasi nakikita nating puno ng mangga, single lang. Pero talagang dinevelop po ni Sir Jun dito po sa kanilang farm. Ito pong kanilang klase ng mangga na sigurado in a few months, mamumunga na at matitikman nyo na yung tamis ng bunga ng inyong mga mangga. Yes, mga kabido, nandito pa rin tayo sa Espejo Mango Farm dito po sa Nueva Ecija na kung saan makikita po natin itong mga giant mango. At syempre, nandito rin po yung mas kilala na Catimon Mango na talaga nga namang napakatamis, no? Parang hindi ka mapapapakit sa asim niya dahil natikman po natin kanina yan. At the same time, itong puno na to, almost ilang years pa lamang ito, namumunga na. So parang maliit pa lang, no? Ay talaga napapakinabangan na. So sabi nga ni Sir Jun, umaabot ng 20 to 30,000 ang potential na pwede nating kitain sa isang puno lang ng Catimon Mango. Ano po ang mensahe po ninyo sa mga kapwa nating mga farmers na gusto rin magsimula ng mango farming? Hinihikayat ko po ang mga kung tumatangkilik sa vlog na ito kay Sir na pagka ang mangga po napaka magandang industry kasi katulad ng isang puno minsan yan kumikita ng kung po yan yung maliliit na ganito 20 hanggang 30,000 kaya napaka ganda pong mag-business. Kaya lang, siyempre siguraduhin na sa legit kayo pupunta dito sa Espejo Mango Farm para mag-guidean kayo. Saka yung makuha nyo, yung mga first generation, yung mga kumbaga upgraded na mangga talaga. Yes. So, sir, nabanggit ninyo, sir, na
pwedeng kumita ng 20 to 30,000 yung isang puno sa isang harvest. Mm-hmm. Wow. Ang ganda pala ng ano, no? Uh-huh. Sir, madagdag lang natin, no? Ano naman po yung naitulong ng pag-farm po ninyo ng mangga sa personality po ninyo at sa kabuhayan po ng inyong pamilya? Malaki pong naitulong kasi nga po, ito po yung mga pangunahing naging source of income po namin. Mm-hmm. Itong mangga. Mm-hmm. Yung sa seedlings, mm-hmm. sa fruits, tapos na ang mga dito sa barangay, nag-vlog ka sila, nakakabenta rin sila, nalaking na itulong din sa barangay. Parang ibig sabihin, sir, nakakabigay po kayo ng kabuhayan sa mga kabarangay po ninyo. Mm. At the same time, yung ibang mga empleyado nyo po dito. Ilan po ba yung empleyado nyo halos dito, sir? Mayigit 10. Okay. So sila po yung mga nagmi-maintain, oo, nag-a-assist, at syempre nag-handle na rin ng marketing. Mm-mm. Ayan. At sir, madagdag lang din po natin, no? Sa kabila po ng pagiging successful ng mango farm po ninyo, ano yung pinaka-turnaround o pagsubok po na naranasan po ninyo? Bakit napasok nyo itong ano, itong pagmamango? Kasi dati, sinubukan ko yung maraming mga negosyo sa mushroom, sa goat raising, sa animal production, sa pagpapatanim, mga tanim ng mga iba't iba, pakwan. Mm-mm. So, nakita ko yung income, yung difference. Kasi, tapos, bago ako nakarating sa ganito, tuloy-tuloy kasi yung research. Mm-hmm. Galing kasi ako sa kundin. Failure. Nagkaroon ako ng 3 major failure noong 1999, ibang business ko. Tapos, naulit-ulit, hanggang totally wala. Napunta ako sa iba't ibang lugar, katulad ng Mountain Province, matagal ako dyan. Tagal din ako sa Laguna, mm-hmm. Bataan, mm-hmm. South Cotabato, Iloilo, Zamboanga, mm-hmm. Palawan, halos lahat po ng kwan po, sinubukan natin. Halos naikot nyo na po yung buong Pilipinas, no? Sir, nabanggit nyo kanina, sorry ha, yung 3 major failures po ninyo, para at least makapagbigay po tayo ng aral po sa ating mga kababayan. Ako po, dito sa buong bayan ng Guimba, bukas na librong aking kasaysayan, nakita po nila na tayo po ay na bumagsak o failure. Sa humantong sa naging totally zero, hanggang ang ginawa natin ay nagsikap tayo ulit, nag-innovate o gumawa ng mga new ideas para paano ma-recover yung major failure na million-million po ang kuan ang naging losses natin at saka yung mga pagkakautang natin. Mm-hmm. Tapos yung pangalawa, nung na-recover natin, sumubok tayo ng ibang business, mm-hmm. na distribution, yun din. Dahil pananim yan, crops yan. Mm-hmm. Hindi mo ailas sa mga growers ng mango, farmers, mga rice farmer na nabigo din, kaya mm-hmm. ganon. Another kabiguan na naman ang nangyari. Kung gumawa tayo ng mga pamamaraan para ma-recover yun. Yes. Kaya laging ang katumbas po ng kabiguan ay pamamaraan eh. Nandyan na mag-research tayo, mm-hmm. magpatulong sa kaibigan, yes. magpatulong sa mga kakilala. Mm-hmm. Yun po yung mga naging formula eh. Yes. Yun na ma-recover tayo. Humantong nga sa nawala pa lahat ng minsan, nawala yung mga lupa namin, naisan nila lahat, hanggang mm-hmm. pati sa magulang ko, mm-hmm. hanggang naka-recover ulit. Yes. Tapos yun, yung pangatlo naman po, tayo may mga, kung minsan kasi may mga instances na nagtiwalaan mo sa management, minsan, tao naman yan sir. Tao yan, natukso, mm-hmm. o kaya nawala na naman, mm-hmm. yung pangatlong kabiguan, bagamat hindi ganun na totally nawala yung kabuhayan, talagang pinagsikapan natin kung nag-develop tayo ng cultural practices at mga managements about sa yung naging popular nga yung mga Diamond X una, mm-mm. sa rice bunion seeds. Yes. Hanggang ito na habang lumalaki ito, nakaka-discover, may nakita akong something new dito, mm-hmm. sa kaka-discover, yun na po yung minarket natin. I-launch natin siya ng 2017. Yes. Hanggang nag-boom po yung gusto. Sa halos lahat dito sa Pilipinas, meron na pong Sweet Catimon at Giant Catimon. Okay. Kaya nakikita niyo po sa YouTube. Yes, sir. Yun po yung up to now, yun nga po, yun na naging kasaysayan natin na kung po, counting kung lang po, anong tawag dito? Background. Mm-mm. So kaya parang ano, sir, no? Walang tigil. Yes, tama tigil. Yun. At saka, sir, masasabi natin na sa inyo nang galing itong variety na ito. Opo. Kayo nag-discover, kayo opo. Ang nag-develop. Opo.
Ito po ang katunayan, andito yung farm. Mm-hmm. At wala naman na kayo makikita sa Pilipinas na kasing ganito. Kalaki at saka... Hindi na po yung size, yung mga tingnan nyo yung pamumunga. Yung klase. Pamumunga, kasi ito, nandito yung pinaka-trade secret. Mm-hmm. Opo. Saka isa pa, kaya ito Catimon, ipinalang ko after dun sa barangay name. Barangay Catimon dito eh. Ah, okay. So actually, ni-research ko yung Catimon talaga eh. Para sabi ko, parang wala namang variety ng mangga na Catimon. So, yun nga pa nga pala, no? Parang barangay Catimon siya, itong lugar na ito. So, in honor of your barangay, kasi kaya wala pang kwan po yun, registered. Kasi hindi pa na-registered talaga sa Bureau of Plant Industry. Ongoing pa lang. Ah, kumbaga, okay. Ako pa lang nagpangalan po. Mm-mm-mm. Ongoing pa lang yung registration. Yes, yes. Kaya sir, sa kabila po ng mga failures na nabanggit ninyo, ako'y natutuwa naman, no? So sir, you consider yourself as successful right now? Opo, kahit papano, na-awardan na rin tayo sa mga awarding body. Mm-hmm. Umabot tayo sa international, Malacanang, sa university, at dito sa municipality, at iba-ibang mga awarding body. Yes, isa yon sa mga, kwan. Tapos yun na, nakapagpa-aral tayo. Mm-hmm. Mayroon na akong graduating na ngayon, medicine. Wow. Yung pangalawa din, nag-aaral ng medicine. Wow. May pangatlo, yun. Bunga ng pagmamangga. Yes. Wow, gusto ko yun, ha? Bunga ng pagmamangga. Parang lumalabas lang sir na sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaanan natin, may pag-asa, no, na pwede nating talagang makamit. Pag nakita naman ng Diyos na tayo ay nagtatrabaho, nagsisikap, tapos may magandang puso ka, hindi ka naman tayo pababayaan ng langit. Kasi ganyan naman ang konpo eh, formula talaga. Yes. Pag nakikita ka, bibigay din yung tagumpay. Yes, tama, tama. Talagang hindi mo maiwasan yung mga pagsubok, yung mga kabiguan. Kasama yan sa requirements ng tagumpay. Wow, tama, tama. Imagine that, no? Bumagsak siya ng 3 beses, no? Tama yun. Pero imagine that, naka-recover. Ang magagandahan yan kasi, sir, patuloy tayong bumabangon sa bawat pagbagsak mo natin. Sabi nga nila, 7 times down, 8 times up. Ibig sabihin, nadapa ka man ng 7 beses, kailangan mong tumayo at bumangon sa 8th pagkakataon. Mm-hmm. Ang ganda, no? So, yan po, makikita natin, no, sa ating likuran, yung mga tanim na mangga ni Sir Jun, na ngayon po ay... inaani na po niya bilang bunga ng kanyang kasipagan at dedikasyon sa kabila po ng mga hamon ng buhay na kanyang dinanas noong mga nakarang panahon. Siguro sir, bilang panghuli, pinaka-short message na lang sa ating mga ka-video dyan na may pinagdadaanan na katulad po ninyo na nabigo pero tumayo at ngayon nga po ay matagumpay. Sa ating mga kababayan, lalo na yung may mga pangarap na umangat sa buhay, huwag lang po tayong titigil. Kung kinakailangan, mag-aralin nyo yung mga magiging instrumento para magtagumpay o kaya magpakumbaba ka sa mga kamag-anak mo na nagbibigay ng puhunan o suporta. Kailangan yon, yung kaalaman, magiging mababa ang loob. Para sa ganun po, magtagumpay tayo. Mm-mm. Opo. At syempre, kalakip niyan, sir. Sipag na rin. Opo, no? Siyempre, unang-una, manalangin tayo talaga sa Diyos. Yes. Para ibigay yung tagumpay sa atin. Wow. Yan. Napakaganda po ng kwento ni Sir Jun na sana po'y kapulutan po natin ng aral. At ako po'y truly inspired, sir. Opo. Sa nabanggit ninyo na sa kabila po ng mga pagsubok na pinagdaanan po ninyo, nananatiling matatag at naging matagumpay dito po sa larangan ng pagmamangga na pinasok po ninyo. So this time tayo po yung nagpapasalamat kay Sir Jun sa pagbibigay niya po sa atin ng pagkakataon para may feature ang kanyang kwento at the same time ang kanyang mango farm dito po sa lalawigan po ng Nueva Ecija. Kaya naman, sa lahat po ng ating mga kabidyo na gustong magpa-feature ng kanilang kwento at mabisita po namin ang inyo pong mga farm o inyo pong lugar, pwede kayo mag-message sa ating Facebook page, Avidio Stories, o kaya naman, pwede kayo mag-comment dito sa ating video at syempre huwag niyo na rin pong kalimutan na i-like, i-share at pag-subscribe dito sa ating YouTube channel na Avidio Stories for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Avidio Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising, mga ka-video. Bye-bye! Bye. Maraming salamat, sir! Thank you, po. Nice, thank nice. You ng marami. Galing. Mga
Avidio. Kung nagustuhan ninyo ang ating tampok na kwento ngayong araw, mag-subscribe sa ating YouTube channel na Avidio Stories. I-like at i-follow din ang ating Facebook fanpage na Avidio Stories para sa iba pang makabuluhang kwento ng buhay, negosyo at iba pa. Ako ang inyong kabidyo, Art Sinubago, hanggang sa muli. Ito ang Avidio Stories.